So, ito na. Inuumpisahan na namin ni Ate Lian ayusin yung mga libro. The Game of Thrones box set po. Sabi niya, ay inais ko na kanina yan. Kaya lang, sabi niya mali daw yung ginawa ko. Pinaghalo-halo ko yung, ano yun? Adult Fantasy sa Young YA. YA stands for Young Adult. So, siya nag-aayos. Ayos ko nga. Gusto ko nga sana ilagay lahat ng board games mo dito. Okay ba? Walang space na yan. I have a lot of board games. O, yun. Si Ate Nikki naman, ang daming board games. Ang daming binili pa. Kulang pa nga. So, muna. Kaya nga, gusto ko ayusin ko lahat eh. Ayan. So, ayan. Update namin kayo guys pagkatapos ha. Yun, yung first, ano yun? Thriller? Fantasy. Thriller, sci-fi, fantasy. Ayun. Tapos second. Puro fantasy na yun. Ito. Okay. Yung third mo. YA. YA. Fourth. YA. Literary fiction classics. Blah, blah. Okay. So, ayan na yung ayos niya. Ayusin ko pa. Tignan natin kung ano magiging itsura mamaya. Dami libro ni Ate Lian. So, mamaya guys, ito, ayusin naman namin. Si Ate Nikki palagi nagtatakip. Ayusin naman namin, ito naman ang collection ni Ate Nikki. Ang mga board games, ito, domino. Ano tawag dito, Nikki? Ito yung naalog-alog, Scribage. Scribage ba, nak? Scribage. Ayan, domino. Tapos, Games of the General. Tapos, You've Got Crabs. Exploding Kittens. One Night. Werewolf. At saka Daybreak. Tapos, ito, Hitler to eh. Yung ito, no, na Hitler? Secret Hitler. Ayan, bukod daw sabihing Hitler. Tapos, si Cluedo. Ito yung... Tama ba? Pang-travel niya na Cluedo. Tapos, ito yung malaki niyang Cluedo. Yung malaki. Tapos, Betrayal at House on the Hill. Tapos, Scrabble. Tapos, Monopoly. So, ayan yung collection niya. Tapos, hawak ni Ate Nikki yung... Ano yan, nak? Ayan, sa Games of the Generals, yan pala yung parang board, ano niya, game niya, yung board. Tapos, yung Sudoku mo, hindi mo na pinakita yung Sudoku. So, ayan, mamaya ayusin namin. So, guys, since eto na, nagpapalit na kami, nagtatanggal na kami ng mga gamit, ng mga figurines nila, I think it's time to let go of this. Dito sa room nila Ate Lian at saka nila Ate Nikki. Ito yung parang flower na ano nakabalot, naka ano siya naka-wrap sa ano sa nightlight nila sa ito yung light. Ito yung lampshade nila yan. So I think it's time na tanggalin na natin, guys. Ano sa tingin niyo? They're adult na eh. So tanggalin natin 'to pero so kailangan na natin mag-move on. Let's start now. Ayun, nakakatuwa lang kasi tagal niyan dyan. Ayan o guys, ang tagal niya dyan. Kaya lang, hindi ko nga tinatanggal. Pero, hindi na siya babagay. Kasi mga ate na to eh, mga adult na. So, Ate Lian is 18 and Ate Nikki is turning 17. So, I think they don't need this na. So, bye-bye na mga flowery. Ang tagal natin nagsama dito sa kwarto nyo, sa kwarto nila ate. Bye-bye na, guys. So, guys, ito na ang ating finished product ng pag-aayos. Grabe, pinagsalansan-salansan ko na lang yan. Oh. Ayan na, guys. Ayan na, yung mga books. Every shelf, iba't ibang category yan. So, si Ate Lian ang nag-categorize kung saan ko ilalagay, pero ako yung nag-ayos. Ayan. Start tayo dito muna. So, tinanggal ko yung mga plush toys, yung mga parang stuffed toy na maliliit. So, ang tinira ko, tas tinanggal ko yung minion. Dati may minion dito sa baba. Ayan, tinanggal ko na yun. Hindi ko tinanggal to si One Piece. At saka favorite kasi ni Ate Lian yung Mockingjay. Ayan, so ano to eh, sa SM Cinema. Pag nanood sila no ng Hunger Games. So, ayan. Hunger Games ba? Ah, yeah. Oh, Hunger Games, tapos Mockingjay yung pinanood na nila. Tinabi nila yan kasi collection nila yan. Tapos, ito si... Actually, hindi ko sila kilala, guys. Kilala nyo ba sila? Basta ito, alam ko sino to.
Si Sasuke ba to, guys? Ito si Naruto. Ito si Kakashi. Tama ba? Hindi ko alam. Tapos di ko alam kung sino to. Ito yan, si Sasuke yan. Tapos ito. Guys, hindi ko siya kilala. Basta yan, hindi ko tinanggal yan kasi collection nila yan. Tapos yung collection din nila ng Attack on Titan. Ayan. Ayan. Kay Ate Nikki yata to. Okay. Ate Lian, I don't know. Basta hindi ko siya tinanggal. Lahat ng mga nakabox, nilagay ko na sa top. Kasi yun yung pinakamagaan eh. So, ito yung collection ni... Ah, I'm sure kay Ate Lian to si Levi. Ito, sino to? Guys, sino yan? Hi, yay, yay, yay. Sino yan? So, kay Ate Nikki yan, I'm sure. Ito si Kakashi. Ito si Bakugo. Kakashi. Kaya niyan, kay Ate Nikki yan. Ito si Levi kay Ate Lian. Ito guys, kilala niyo to kung sino to. Hindi ko siya kilala eh, nakamask. Hindi ko kilala yan eh. So, yun. Basta nandyan na siya. Tapos guys, di ba nagkaroon ng parang collectible sa Petron nung time nung Avengers, ayan. Yung Infinity War, ayan. Nagkaroon sila niyan eh. Si Hulk, si Black Widow, ayan, ano siya, USB hub. Si Hulk memo pad holder. Si Captain America mobile alert. Si Thor charger. Tapos, si Doctor Strange diecast metals. Electronic message board. Ayan. At diecast pala sila lahat. Okay. Iron Man, tapos ito lamp. Ayan. So, ayan. Dito tayo sa first layer, guys. Ayan na. Hindi ko siya dinikit sa wall. Kasi baka mamaya, I don't know, may tumulo sa aircon. At least, hindi sila mababasa yung mga box. So, ayan. Tinanggal ko na, guys, yung mga flower dyan. Ang natira na lang, ayun, yung tarsier na maliit. Galing kay Mama Mito dati. Ayan. Para ito yung parang ito, kasi para madali nila makita na ito yung switch niya to turn it on tsaka off. So guys, ito naman, second layer na tayo. Okay? Ito na tayo. So, start tayo dito. Si Ate Lian ang nag-ayos ng book na yan, ng mga books na yan. So, I mean, siya nag-categorize. Ako lang nag-ayos. Hindi pantay-pantay yan guys, kasi dapat yan nakaayos yung height. According to height, but yan daw yung pagkakasunod-sunod ng book, so hindi ko pwedeng galawin, so pinababayaan ko lang. Mix na to guys, nung pinakita ko sa inyong nando sa sahig at saka yung bago niyang bili, cause sabi niya sa akin she knows naman yung mga nabasa niya na at hindi pa. Tapos guys, ito ikukwento ko sa inyo, ito na ang bagong parang kinahuhumalingan ni Ate Lian ngayon, si sa Star Wars, especially si Darth Vader. Ito binili niya to sa, I don't know, SNR o Landers. Ayan. So, ito na kinagawa niya collection. Sa car niya, sa kotse ni Ate Lian, meron siyang unan, keychain, at saka, yun na yung parang gagawin niyang setup sa car niya. Puro mga Darth Vader. Ay, no, McDonald's to! Yeah, McDonald's. Itong apat na to. Kinumpleto namin yan eh. Tapos ito sa likod, sa Petron. Ito clock to eh. Ito nag may sound to yung alam ko eh. Try natin kung may sound pa. Ayun, umiilaw pala siya. Ayan. So, tinanggal namin sa box. Ito hindi pa namin tinatanggal. USB hub to eh. Batman din. Tapos, ayan. Kasi favorite ni Ate Lian ang Jeep. Kasi meron kaming, basta yun, favorite niya yung Jeep. So, ayan. So, ayan yung second layer. Ayan, guys. So, dito na tayo, guys, sa third layer. Ito na yung sa bilin ni Ate Lian na hindi pwedeng galawin na mga books. Ayan. Actually, lahat naman yan hindi pwedeng galawin. Kasi ayaw ni Ate Lian ipinagagalaw yung mga libro niya. Kaya nga kanina nung inaayos ko yan guys, hindi ko lang na-videohan.
nakabantay siya sa akin kasi daw ayaw niyang malulukot, maririnkled, or matutupi, or anything na mangyari dun sa book. Kaya ingat-ingat ko kanina nung inaayos ko siya kasi alam nyo, dati, favorite niya, kung hindi ako nagkakamali, may collection siya nung Harry Potter rin. Tapos, ngayon, ang favorite niya napapansin ko to si Brandon Sanderson. Ito. Ayan o. Lahat to, Brandon Sanderson yan. Ayan o, guys. Ayan o. Favorite niya. Tapos, ito din, nagugustuhan niya din si Scott Lynch. Ayan. Tapos, si Patrick. Ano nga name nito? Patrick Rothfuss. Ganon. Ayan. Basta yan. Pag pumunta kayo guys sa Fully Book, libre yung ano, yung pagko-cover, paglalagay ng plastic cover. So, yung iba, ako nag-cover, yung iba, si Fully Book ang nag-cover. So, ayan na guys ha. Dito na, third layer na tayo. Ayan, mga books niya. So, dito na tayo sa Ford. Ayan na ulit. Guys, ha, basta itong mga librong to, mix na to, binili niya doon sa MIBF. Tapos, yung mga nabasa na niya. But, kinategorize na kasi yan as per kung anong klase ng book. So ito naman guys, yung baka magalit sila Ate Nikki, pero pakita ko na rin sa inyo. Ito yung picture nila preschool. Ayan. Tapos, ay bookmark dyan ko na lang nilagay para pag magbabasa at kailangan nila ng bookmark, ayan, nandyan na kagad. Tapos, itong section na to, ito yung mga libro ni Ate Nikki. Pero pa yung nandun sa bookshelves ha, guys. Ito lang yung mga nandito kasi na nakakalat. So, inilagay ko rin dyan. Yan lang yung corner at section ni Ate Nikki sa libro niya. Ayan. So, ayan. Halo-halo yan, pero more on, ano yata yan, romance, ganyan. Tapos, ito yung orange nga, yung hinol namin, manga yata yan. So, ayan. Guys, dito tayo sa fifth layer. Karamihan yata talaga dito yung sa fifth layer, mga nabasa na niya. So, I don't know kung anong category to ng books, but I'm just trying to show it to you. So, ayan. Ayan. Ayan, alam ko guys, ito si Edgar Allan Poe. Poet yan, diba? Tapos, nagustuhan niya yan. Tapos, pati itong... Ano ba ito? Ito, papakita ko sa inyo. Natuwa ako sa kanya nung binili niya yan. Yung si Edgar Allan Poe. At saka, yung The Brothers Grimm. Yung 101 Fairy Tales. Ayan. Alam nyo ba na before ilabas ni Disney yung mga Disney princesses, yung mga story ng Cinderella, Beauty and the Beast, actually, hindi yun ang original story nun. Kumbaga, binago lang nila, pinaganda nila to make it pambata. But guys, ang original na gumawa ng mga story na yun, ayan, yung The Brothers Grimm. So, ayan, kasi... kaya binili ni Ate Lian to, I remember nung grade 3 ako, kasi nga mahilig din ako magbasa, humiram ako nun sa library namin, The Grimm's Fairy Tale. Tapos nabasa ko, sabi ko, bakit merong Beauty and the Beast, merong Cinderella, ayan o, may Rapunzel, ayan. Yung mga story sa Disney, sabi ko, binasa ko, na curious ako, tapos pagbasa ko, iba yung story niya, medyo merong tragic. Yung sa ano nga, yung sa Beauty and the Beast, medyo tragic nga yun eh. So, na-curious ako, nalaman ko na sila pala yung original nun. Binago lang ni ano ni Disney para lang maging pangbata. Pero minsan i-try niya din basahin to, The Brothers Grimm. Favorite ko to. Kaya, sabi ko kay Lian, nung nakita kong binili niya, natuwa ako, na-happy ako. Try nyo minsan, guys, ha, The Brothers Grimm Fairy Tale. Siguro pang ano, I don't know, pero mas gusto ko to kaysa doon sa mga Disney movies ngayon. So, ayan. Nasabi ko lang naman, guys. Yabang, ino, kala mo, dami alam sa libro. Pero, yan din kasi yung nagustuhan ko. Tapos, mahilig kasi ako, bata pa ako, since hanggang mag-high school, hanggang mag-college, kahit nga pagka nagsusulat ako ng mga letters kay Daddy Mon, palaging puro poems.
poems. Poem. Yan, mga ganun. So, natuwa ako kay Lian na at the age of grade 3 yata or grade... Basta ganun kabata. Meron akong compilation kasi guys ginawa kong poems kay Daddy Mon. At saka basta pag galit ako, kapag frustrated, pag happy, pag in love, sinusulat ko, tapos in poem. So, natuwa ako sa kanya na nagustuhan niya to, si Edgar Allan Poe. Kasi, nagsusulat na siya ng mga poems, bata pa siya. Ayan, so yun, nakakatuwa lang. Ayan, nabasa niya na to, tapos niya na to. Tapos, ito guys, yung award nga pala ni Ate Lia, no? Ito, at Journalist of the Year siya. Nung gumraduate siya ng junior high. Kasi siya yung editor-in-chief ng school newspaper nila. Ayan. Tapos, ito pa yung ibang libro. Binigay binigay ni Ate Lian kay Ate Nikki. So, hindi ko pa alam kung saan ko lalagay yan. So, dyan ko lang muna nilagay. Tapos, guys, wala nang pwesto. Hindi ko na alam kung saan ko lalagay ngayon. To picture nila nung gumraduate ng elementary. Si Ate Lian. Pakita natin. Hindi ko alam sa kung nalalagay si Ate Lian. Tapos, si Ate Nikki. Siguro, kukuha na lang ako ng double-sided tape. Tapos, ilagay ko na lang kaya sa wall. Pakita ko sa inyo last time. Ayan. Ngayon, guys, pakita ko naman sa inyo yung board game kung paano ko inayos. Hindi ko na naipakita kung ano yung nakalagay before dyan, pero mga papel-papel lang. So, tinanggal ko na. Tapos, gusto ko kasi lahat ng board game ni Ate Nikki sama-sama. So, eto, ayan. Na pagkasya ko naman siya. Ito yan, mga board games niya yan. Diba guys, sabi ko sa inyo, ang karamihan ng mga gamit namin kahoy, kaya medyo matibay siya. Maganda to. Ito ano to eh, custom made to, pinagawa namin sa Tagaytay. Ayan. Hindi ko alam kung acacia. Acacia yata to. Yeah, acacia. Acacia. Acacia wood. So, matibay siya talaga. Tsaka, ang tagal na niya yan guys, tagal na niyan. So, pinagawa namin yan para nga may, at the same time, may patungan ng TV, tapos susunod mga, kung ano may pwede natin ilagay, ayan. Supposedly, dati ha guys, nung konti pa yung libro nila Lian, dito ko nilalagay yan. Ngayon, ang dami na. So, dito na. Ayan na lang yung mga accessories. Ayan, nakalagay naman yan guys. Ayan. Ayan. Kay Nikki, kay Ate Lia na gamit, tapos yung mga school supplies na mga extra kailangan nila. Tapos, ito kay Nikki lahat to, mga accessories niya. Ayan. Nilagyan ko lang guys ng scotch tape yan. Tapos, sinulatan ko ng pencil pen. Ayan. Para hindi sila malilito kung anong saan nila kukunin yung mga gamit nila. Tapos, ipakita ko na rin sa inyo guys ito ha. Ayan o. Meron silang parang Orokan na drawer. Ayan, mga skincare. Ayan, kay Nikki yan. Kay Nikki. Kay Lian. Kay Lian. So, nakahati yung mga gamit nila. Pero, di tayo dyan magpo-focus. Ang focus natin ngayon, itong mga board games. So, ito na yung chess. Yung pang-travel size na chess board. Tama, yeah, ito yun. Ayan, magnetic siya, travel size. Kasi nga 'di ba, nagche-chess silang dalawa, si Ate Lian, si Ate Nikki. Tapos si Ate Lian is varsity siya ng chess ng school nila. So, para anytime nila gusto mag-chess. Tapos ito na yung Cluedo niya na travel size din. Pag nagta-travel, you've got crabs. Ito na yung secret Hitler niya. Ayan na. Tapos si Daybreak, si One Night Werewolf. Tapos ano to? This one. Exploding Kittens to. Ito. Ayan. Tapos, Games of the Generals, Scrabble, Monopoly, include niya na malaki. And Betrayal of the House on the Hill. So, ayan. Diyan ko na lang nilagay. Para pag halimbawa kailangan niya, kung hindi gusto niya maglaro, isang pwesto lang. Hindi na siya yung magtatanong sa akin kung nasaan, may at maya. Ayan. So, nandiyan na siya lahat.
So, ayun guys, tapos na tayo. Ayan na, ang ganda tignan. Ayun. I-share ko lang sa inyo guys ha, yung story behind that books. Nung bata kasi ako, mahilig ako, 'di ba? Kasi nga we don't have that means to buy kung ano man yung gusto kong mga libro noon. So mas madalas ako noon sa library magpunta. Tapos, yung mga gusto kong libro, doon ko lang nakikita, doon ko lang nababasa. The thing is, hindi ko siya naiuwi. Siyempre, may uwi ko man, pero I have to turn it back. Tapos, ano, parang, alam niyo yan, yung feeling na, ah, sayang, sana may ganun akong libro. Tapos, so, noon, ayan, hanggang sa nag-asawa ko na stop na yon yung ganun ko. Tapos, siguro nagkaroon ng mga chances na nakakabili pa isa-isa, dalawa, tatlo, ganyan, ng mga libro na gusto ko. Tapos, babasahin ko lang naman. E-books pa nga ako nun eh, sa, ano, sa iPad ko, sa iTouch. iTouch pa yung tawag nun. So, dati kumpleto ako nun. Tapos, lahat ng mga favorite kong author nandun. But then, iba yung ano, iba pa rin guys ha. For me and I think for my kids, I'm speaking for my kids na iba yung nahahawakan mo yung libro. Iba yung kaya mo siyang balikan anytime and iba yung nakikita mo siya, nahahawakan, ganun. So, sa iPad kasi, although they can do it naman magbasa sa iPad, but then, iba pa rin yung nakaprint. Diba guys, iba pa rin talaga. For me ha. Tapos, weird ba pag sinabi ko sa inyo yung feeling na bago yung libro tapos yung bago yung papel kasi yung amoy ng papel pag binubuksan niyo yung books tapos yung pag ginagano niyo, pag ino-open niyo ng ganun. So ayun, gustong-gusto ko yung feeling na ganun. So guys, ang sarap sa pakiramdam when you see that you have that book, you have read that book and you keep that book. Hindi yung kailangan mo pang ibalik. So, I think nakuha ng mga anak ko yun sa akin. And I'm happy na mas... Although meron naman silang mga gadgets, hindi ako maglalay sa inyo guys ha. Nag-rely din ako sa mga gadgets whenever pag halimbawa lumalabas kami, ganyan. Yung kapag para hindi sila mainip or para hindi nila ako masyadong iniistorbo pag may ginagawa ako. Especially dito sa bahay. Pero alam nyo, they have ano ha, mga gadgets, kumpleto sila. Hindi ko iyayabang sa inyo guys, pero ito 'yung totoo lang and na-experience ko ngayon. When I see my kids, they have the gadgets eh, na kailangan nila. But then magtataka ka, hindi rin naman nila ginagamit. So dito pa rin sila bumabalik sa pagbabasa ng libro. So na-happy ako dun. And then uso ngayon, di ba guys, PS4, ganyan, yung mga gaming consoles, yung mga ganyan. Alam nyo ba si Ate Nikki ngayon na ano ang gusto niyang gawin? Board games. So, happy ako na tapos nai-influensyahan nila yung dalawa nilang maliit na kapatid. So, na-happy ako doon na, kasi mahilig din ako sa board games ng bata ko. Puro board games na ang nilalaro ko noon. Kasi hindi ako mahilig sa mga Barbie dolls, ganyan. More on ano nga ako eh, pang lalaking laro. Tapos, ang mami ko noon and then ang lola ko noon, hindi kami binibilan ng mga toys noon na parang walang sense. So, mas binibili nila kami board games. So, nakuha nila yung ganun din. Yung pagka gusto nila sa board games, yung mga ganyan. So, na-share ko lang sa inyo guys kasi although gumagastos kami, I am happy na seeing them na bumabalik sa pagbabasa ng libro. Hindi ko in-insist sa kanila, hindi rin namin pinilit na gawin, but then I think nakikita nila. Kung mommy or daddy nila yung madalas nilang kasama sa bahay, tapos they will copy you eh. Hindi mo man intention, pero they will see. So, feeling ko, hindi ko ibabrag, pero na-happy ako na nakikita ko na nagkakaroon din sila ng interest dun sa mga bagay na interesado ako. Tulad na lang niyang pagbabasa ng libro, pati yung paglalaro ng board games, and
nagiging maganda yung influence ng dalawang ate dun sa dalawa naman na maliit kong anak. So, happy ako, blessed, and thankful na rin kay God dahil even though sobrang ano na, what do you call it, consume na tayo sa mga gadgets, sa mga laro-laro, yung mga ganyan, mga online games, I am happy that my kids are enjoying that, really. Na-experience nila yun, ah. But then, yung ito, yung pagbabasa, and alam mo, lumalawak, nagiging, ano sila, eh. Mas nagiging, di ba, nagiging wide reader nga sila. So, lumalawak yung vocabularies, yung knowledge, yung the way they think. So, yun lang naman, guys, na i-share ko sa inyo. So, sana nagustuhan niyo tong vlog na to. Ang dami kong daldal. Pero ang gusto ko lang naman talaga ipakita eh kung paano namin inayos yung book. So, kung somehow eh nakatulong sa inyo tong video na to or vlog namin, I hope sana please consider ko subscribing to our channel. Tapos, para maging updated naman po kayo sa mga susunod pa naming uploads and sa mga susunod pa naming adventures na mag-anak. I hope to see everybody again soon. Have a nice day, everybody. Have a blessed day. Bye!